Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, pasensya na dun sa mga naririnig yung ingay kasi may nagtatrabaho dyan sa kalsada yata. Kaya medyo maingay. May kung ano-ano kayong maririnig. So, may i-share ako sa inyong ritual para sa inyong kaarawan. Kayo ba ay nagwi-wish sa araw ng inyong kaarawan? Kahit na walang cake. So guys, kahit na walang cake, pwedeng-pwede kang mag-wish para matupad ang mga wishes mo. Gawin mo ang ritual na to sa mismong araw ng iyong kaarawan. Para yung mga wishes mo kahit wala kang cake ay matutupad ito. So marami pong naniniwala na kapag may cake, kandila, ay natutupad ang mga wishes na ang mga taong may birthday. Kapag meron silang cake sa kanilang kaarawan, natutupad yung kanilang mga wishes. So kahit wala kang cake, hindi mo kayang makabili ng cake, pwede mong gawin ang ritual na to para mag-wish pa rin sa araw ng iyong kaarawan. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong mga ritual, sa ganitong pampaswerte, paki-skip na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. Guys, ito ay lagi kong ginagawa at marami akong kakilala na ginagawa nila ito kahit na hindi sila yung bumibili ng cake o kahit na may cake man sila sa kaarawan nila. Ginagawa pa rin nila ang ritual na to dahil ito ay isa rin sa mabisang ritual para makahatak sila ng swerte, matupad yung kanilang mga wishes, hindi lang sa cake. So ito lang ang kailangan natin dito sa ritual na to. Kailangan natin dito ng 3 pirasong dahon ng laurel. So ang dahon ng laurel, susulatan nyo na siya, ayan. Susulatan nyo siya, tunay na pangalan kasama ang apelyido at birthday nyo, isulat nyo dyan. At pagkatapos, isulat nyo yung kahilingan nyo na money come to me or more money come to me, isulat nyo yan. O kaya naman ay magandang bahay o kaya kahilingan nyo, gadget. Ayan, kalimitan sa mga kabataan, gadget ang mga wini-wish nila. So pwede mong isulat yan. Pwede mo rin isulat yung mga kalusugan nyo. At pwede mo rin ibulong lang dito yung iyong mga kahilingan. Ibulong mo dito na bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan. Bigyan mo pa ako ng maraming birthday na isi-celebrate kasama yung aking buong pamilya. At bigyan mo ako ng magandang bahay. Kung wala ka pang bahay at gusto mo magkabahay, di ba? I-wish mo yan at bigyan ng maraming pera. I-wish mo din yan. At magandang kalusugan ng pamilya, pwede mong i-wish yun. Kasi ikaw naman ang masusunod sa mga wishes mo. So pwede ka mag-wish tungkol sa iba naman. Yung tungkol sa pamilya mo, pwede mong i-wish yan. At kailangan din natin dito ng papel. So sulatan nyo na yung papel na yon. Isulat nyo yung date ng birthday nyo. Kasi ito ay araw ng birthday nyo siya gagawin. Kahit anong araw yan, basta birthday nyo. At isulat nyo yung buong nyong pangalan. Tapos mga kahilingan na walang sana. So lahat ng kahilingan ay walang sana. Isulat mo na dito lahat. Pagkalooban mo ako, pagkalooban mo kami ng maraming pera, magandang bahay, magandang trabaho, iligtas sa mga karamdaman, magkaroon ng magandang kinabukasan. Depende na sa inyo guys kung anong mga kahilingan ang isusulat nyo dito. At kailangan din natin dito ng kandila. So kahit anong kulay ng kandila, pwede mong gamitin. Kahit na gamit na yan, pwede mong gamitin. Talian mo ng pula. Kung kulay puti ang inyong gagamitin, talian mo ng kulay red. Pwede rin kayong gumamit ng kulay red na kandila. Ayan, malaki, maliit, pwede nyo yung gamitin. So ganito naman ang gagawin nyo. Pag nasulatan nyo na lahat ng kailangan nyo, sisindihan nyo naman ang kandila na inyong gagamitin. Pero bago sindihan, mag-wish muna kayo dito na bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan. Bigyan mo na liwanag ang aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. So i-wish mo dito lahat ng gusto mong i-wish tapos sindihan mo siya. Ayan. Pwede kayong gumamit kahit anong kulay ng kandila dito. At pagkatapos, itong dahon ng laurel, isasangat mo ngayon siya dito sa papel. Ayan. Ganyan. Ayan, ganyan guys. Ganyan. Tapos tupiin nyo siya papalapit sa inyo. Kasi kiniklaim natin yung swerte. Kaya tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo. Ayan. So, ganyan guys ang gagawin nyo.
Ganyan. At pagkatapos, mag-visualize kayo dito na nandun na kayo mismo sa tinatamasan nyo na yung mga kahilingan nyo na meron na kayong ganitong gamit, meron na kayong ganitong bahay, meron na kayong ganitong sasakyan. Na nandun na kayo. Isipin nyo mabuti, mag-visualize kayo na nandun na kayo sa pinapangarap mo. So, ganun guys ang gagawin mo. Pagkatapos, sunugin nyo na itong papel na ito. So, medyo mahangin guys. Sana hindi mamatay itong kandila na ating ginagamit. So, mag-wish kayo dito na bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Ipagkaloob mo lahat ng nakasulat dito sa papel na ito ay ipagkaloob mo sa akin. Ipagkaloob mo sa amin itong mga ito. So, ayan guys. Ipunin nyo yung abuha. Saluhin nyo. Sunugin nyo lang ang inyong papel. Lahat yan dapat sunugin. Ayan. So, para hindi tayo mapasok. Pagkaloob mo, lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Ayan. So, ganyan guys, ang gagawin nyo. At kapag nasunog na lahat yan, na kayo nakikita na ano dyan, na dahon dyan, o kaya ng papel dyan, basta sunugin nyo lahat guys, ha. So, ganito naman ang gagawin nyo. Ayan, pwede nyo na yan patayin. So, ito namang abo na to ay ipapahangin mo sa labas ng inyong tahanan. At kapag, at habang ipinapahangin mo siya, mag-wish ka pa rin dito na bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y makamtan ko sa lalong madaling panahon. So, ganun guys. Tapos, ipahangin mo siya sa labas ng inyong tahanan. Kung nasa kondo ka naman, gawan mo na lang ng paraan kung paano mo siya maiipahangin sa labas ng inyong tahanan. Para madala siya sa malayong malayo at matupad yung inyong mga kahilingan. So, ganyan guys ang gagawin nyo. Guys, ito ay pwede nyong gawin kahit na anong oras, basta araw mismo ng iyong kaarawan. So, guys, lagi nyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So, lahat po ng bagay, samahan natin ng 100% na paniniwala para ito ay lubusang tumalab sa atin. Samahan din po natin ng sipag at tiyaga para makamta natin yung swerte na hinahangad natin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!